Hashtag BotoVlog. Kung bago ka lang sa channel ko, mag-like-subscribe na and hit the notification bell para malaman mo kung saan ako mahilig maglaboy. Hello mga kahashi, andito ako ngayon sa Mahabang Parang dito sa May Pitalio Street. Hindi natin maiiba yung mga nagpa-paraglide. Takot tayo sa mga matataas. So, ayun nga. So, syempre mga kahashi, hindi naman sila araw-araw na nagpa-paragliding. So, depende-depende pa rin sila sa panahon at sa hangin. Kung maganda yung lagay ng hangin. At pati minsan may mahinang hangin na, di ba, may time na mahina, may time na walang hangin. Kaya minsan hindi ko ayun nga, binigyan tayo ng chance na ma-interview yung pilot. By the way, I'm King Edro from Biyahe ni Hashtag MotoVlog. Bali, gusto ko po sana i-feature para ma-aware din po yung iba na meron palang ganito sa amin, sa lugar namin. Kasi para tagong-tago siya eh. Ang mga nakakaalam na yung mga taga dito lang. Pagdating dun sa bayan, sila aware. Kailan pa po kayo nag-start dito? Matagal-tagal. We start dito November 2017. Dati. Ah, 2017. Pero hindi regular. Kasi medyo ano yung fly na bagay na lang. Apo. Malinis yung hangin. Ang lalo naman yung hangin. Ah. Bali, ano po? Meron po kayong tawag dito yung parang mga org. Apo, meron. Parang yung samahan. Yung mga international community. Ah. Ano po to kind of sport po na? Sports ng paragliding. This is the only sports at this yung tandem kanina is just a part of tourism. Ah, sports and tourism na ayun nga po. Paragliding. So saan po ba pwede mag-book ng? Online, pwede sa website or Facebook account. Ano po yung? Facebook page is Fly Extreme Adventure Philippines. Tapos po, yung sa website niyo po? Website is paragliding.ph. Paragliding.ph. Tapos ano pa po ba? Ano po ba yung paano po ba sumakay? Halimbawa po ako gusto kong sumakay sa itsura kong to. Sinesya niyo pa po ba yung mga blood pressure? Yung... Ay, hindi naman. Kasi hindi naman siya extreme na ay, hindi. Hindi po siya nakakalula pag ay, hindi i-re-release. Kasi yung hangin dito sa Binawa nang malinis. Kasi from the lake wala siya construction. Wala mga bahay, wala mga puno. Yung wind. Ah, kaya ito po yung napili niyo lugar. Malinis. Ah, meron pa po kayo, pero meron pa po kayong ibang lugar. Meron kami. We have more than 28 sites in the Philippines. Kaso hindi lang developed. So, operational, it's only 6 flying sites from Sarangani, Cagayan de Oro, Oslob, Cebu, Carmona, Cavite, May San Mateo. Meron Bayumbong, ang Baguio na yun. Pero yun, pagabagat lang kasi yung bundok na kami. So pag hindi pwede dito, pwede doon kasi facing west. Ito kasi amihan eh. Dalawa yung hangin natin sa Pilipinas. Amihan tsaka habagat. So kapag kahabagat, wala kayo dito? Wala, kasi baliktad yung hangin. Ah, kaya pala minsan. Dati kasi nakita ko, wala na sila yata. Ba't ganun? Parang ilang beses. Nung isang araw lang ko lang talaga na ano, may lumilipad na naman. Talaga, kasi ngayon. Talaga pinuntahan ko, sinusok ko na sa bato. Yun. Kaya pala minsan, wala kayo. Habagat, pagkabagat dito. So kapag may mapapasok sa LPA, kasi yung hangin umiikot sa magiging north, magiging south. So dapat stable lang na. So nakakontrol niyo po yung ano? Yung glider nakakontrol na. So may nagsisek naman namin kung pwede nyo ipadoon hindi. So may mga weather forecast naman.
available na ano, sa ano, may mga site naman, mga Winguru, Winditi, o kay Pag-asa. So naaano niyo po yun agad kung ano? Kung may, eh paano pa nagwa nang nagpa-book? Tapos hindi masama pala yung panahon. I-re-rebook na lang. Reschedule at hindi namin pinapupunta dito pag alam namin na hindi possible. Para hindi masayang yung pagpunta. Kasi ito yung sports na unique eh. Oh. Na kahit gusto mo lumipad, pag hindi pwede, sinabi ng nature, ang weather, hindi pwede lumipad. Hindi makakalipad. Hindi pwede. Pero sa buong Manila, Binangonan, tsaka San Mateo lang po talaga yung ano. Carmona. Carmona. Tatlo yung malapit na site sa Manila. Ganun po. Tapos ano? Tapos pag po nagpabook, magkano po yung rate niyo? Yung rate namin is 3,500 during weekdays and weekend holidays and 3,000 during weekdays. Ay, may ano po kung 2,500? 2,500 pag nag-promo po kami. May promo po. Ano po yung promo niya, halimbawa? Promo mga ano sa mga group bookings, kaya 2,500. Pag group po. Halimbawa po yung 2,500, ilang pong tao at yun? At least minimum of 4. Minimum of 4. Kasi nagtatravel kami, malayo yung travel. By the way, taga-san po pala kayo? Las Piñas pa eh. Las Piñas po. Kala ko po may taga dito. Nalihit. So kailangan dito, kailangan ng support ng government para magkaroon ng local pilot. Kasi mahal din yung kasi equipment. Ganun po. Pagputi, kayo rin po ang nagte-training pag local pilot. Local pilot. Para magkaroon ng dumami yung community para lumago rin yung sports. Kasi kunti na nakakalam nito, marami na tutakot sa paragliding kasi hindi na alam. Nakikita nila tumatanong sa bundok. Hindi naman kami tumatanong. Yun nga, sabi ko lang. Tatanong, di ba? Hindi. Iniisip ko nga po noona, may tali. Yung parang sa ano, para tali ba yun? Wala na. Wala. Nung nakita ko nung panuwat, na-amaze ako parang. Umaangat yun, dumili pa dito. Dalawang klase yung lipara ng paragliding. Yung una, ridge touring. Ridge touring, ito yung ridge. Bangin kasi ito. Hanggang dun sa dulo. Ito yung ridge, bangin siya, clip. So pag tama ng hangin, aahon siya. Kaya dito nagaganong-ganong ka na. Yung ridge soaring. Yung pangalawang liparan, yung thermal flying, yung kailangan may init ng lupa. Ang problema dito, wala siyang lupa. So wala siyang right na air. Yung nainitan yung lupa, yung ng araw, yung lupa, may singaw yan, aahon, nag-evaporate, tapos nag-ibang cloud. Yun naman yung naikot lang ng naikot para tumaas ka, tapos pwede nga pumasok sa. Pero halimbawa po, yan ay natataas biglang umulan. Di ba may mga ganun po? Hindi naman. Kasi yung ulan is visible. So ano may kita mo, halimbawa may ulan sa harapan, may kita mo kung saan yung direksyon ng hangin, dun papunta yung ulan. Hindi nyo pa, ano nyo rin po yun. So yun, kaya po pala, maganda rin po pala yung location dito. Maganda, kasi yung location nito, may view ka ng bundok sa harap, may lake, may island. May island, tapos meron. Saan po kayo lumilibot? Dito lang, paligid lang dito po. Dito, hanggang dun sa dulo, almost Talim Island. Talim Island. Dito, yung may kita. Nakita mo ganyan, maganda yung view, overlooking. Pag lumipad ka, time ilang, 10. Ilang feet po siya? Yung feet dito, ang kayong climb up to 1,400 to 1,500 feet dito. 1,500 feet. Para kasi taas ng... Hindi pa naman. Pero mataas na rin yun. Oo, mataas na rin yun. Pero pag may singaw ng lupa, pwede mag-climb ng 3,000 to 4,000 to hanggang maximum 6,000 sa Pilipinas. Napakalaki mo na pag na-reach mo yung 6,000. Kasi bihira yun eh. Oo. Yung mga nagpapanong nag-ano na sila, yung... Matataas. Mataas. Mas safe pag mas mataas ka. Kasi malayo ka sa ground. Ang delikado yung lupa eh. Ayun po, yung mawawala na control. Hindi, ang accidente mo lang naman dito to hit the ground. Kung malayo ka sa lupa, safe ka, malayo ka sa obstacle. So mas mataas, mas safe. Kaya yung itong sport na to, mas safe to kaysa mag-ride ka ng motorbike. Ay, naku, nag-motor. Hindi, mas safe ka. Po, kasi pag motor ka, marami kang kasalubong. Marami, opo. May ano. Dito wala eh. Magkita ka dyan. Pero madali lang po ba matuto ng madali lang matuto. Kahit mag-isa ka na lang. Di ba, bilibili din po yung mga ganun na. May equipment, lahat important.
So, madali lang din pag nag-aral, depende kung fast learner, 5 days, 3 days to 5 days, makakalipad na. Ah, ganun po. Tapos kailangan yung pumuno lang maraming flying hours kasi parang na-experience yung different weather. They stop different flying site kasi iba-iba yung, iba't ibang bundok, iba-iba yung weather. Sarap nun, no? Saka Makati, nakagano. Ay, huwag na. Masasagasaan tayo ng aeroplano dyan. Ah, ganun po ba? May mga... Kasi may, ano dito yung approach eh. Pero ngayon, wala dito nadaan ng aeroplano. Ah, may mga restrictions din po pala. May airways tayo eh. Ah. May airspace. Parang may daanan din may pala. May daanan din. Pag po ba ganyan, may lisensya pa? Oh, may lisensya. International license po. Under tayo ng FAI. Yung FAI kasi hawak niya lahat. Signatory yung Philippines. Yung FAI yung license. So ang hawak niyan yung hot air balloon, paragliding, paramotor, lahat ng air sports. Ah. Skydiving. Basta lahat ng activity sa area ang may hawak niyan is FAI. So, yung license mo, kung mayroon ka dito ng license, you can fly all over the world. Ayos po lang. Ayos lang po kayo, pwede. Oo, kahit saan. Eh, may ano din po, di ba yung may parang ano, may malaking backpack. Yung... Hang gliding naman siya. Triangle. Dito, di pwede mas yun, mahirap ano? Yung kasi yung paragliding, maiksi lang kailangan mong landing zone. Eh dito wala talaga. Wala. Pero sa Pilipinas po, may nagaganon wala? Meron, pero hobby lang siya. Hobby lang? Wala sa kanya for tourism purposes. Pero parang nakakatakot po yun, walang control eh. Eh may control ho, lahat may control. May competition pa yun, nilalandingan lang nila, maliit lang. Ayun, parang ano lang. Pira si landing na ganito lang kaliit, lahat sila naglalanding dyan. Pero kontrolado siya, lahat siya may control. So kapag ka may mga event, may mga air balloon, nandun po kayo lagi. Nandun, magkakasama. Susupport na, susupport kasi ano yun eh, most ng team ng hot air balloon siya. A weekend of everything that flies. Lahat ng lumilipad. Hot air balloon, RC, diba, skydiving. Apo. So, halos na lahat ng air sports yun doon. Microlight, ultralight, yung mga aeroplano na walang cover. Pare, ano, magkakaano po pala yun nung magkakonekta. Pero iba-ibang discipline, iba-iba rin yung turo. Pero, kumbaga sa ano, yung tanong ko lang po, may mga huli din po ba dyan? Katulad ng sa mga LTO, mga ganyan. Wala naman. Wala naman. Wag lang yung pag na-violate mo yung malapit tayo sa airport, talaga may huli ka. Kasi may, may airlo tayo, may Philippine Civil Air Rules. Ah, may ganun din po. Yun. Kasi ano ka, distraction ka sa operation ng airline. So, ay, makikita po yung tanong nila. So, yung ano po yan, pang ano-ano lang po, ano, pang probinsya lang. Pero maganda rin siyang hobby. Magandang hobby kasi you're playing with the nature. Pag po nag-ganyang hobby, magkano po ang nagagasto? Starting, at least you have a lahat, pati equipment, set, so about $1,000 kasama training sa mga equipment. Almost 300,000. Oh, medyo ano, pang mayaman. Kaya matagal lumago sa atin kasi karami nag-aaral dito, foreigner. Tapos pangalawa, pag Pilipino naman nag-aaral, mga retired. Apo. Mga senior citizen nag-aaral. So yung sport dito, matagal mag-grow. Apo. Kasi pang ano eh, pang yung pang ano, chill na lang ho eh, no? Wala naman kasi murang flying. Oo naman ho. Pero ito yung pinakamura sa flying. Oo. Kasi nangangarap kang lumipad, di ba? Yung flying sa fixed wing, mahal. At least ito, nakakalipad siya. Opo. Ito yung basic ng flying. And this is the only sports na kinokontrol all about feeling. Oo. So pag manhid ka, di mo siya mapapalipad. Ganon. No, kasi hindi mo nakikita yung hangin eh. But you need to feel. May hugot din pala yung ganyan. Yung sinabi, natatakot magparagliding eh. Natatakot magparagliding pero hindi natakot magmahal. Diba? Eh yun, din alam kong iwanan sa air dito. Hindi kami nang iiwan sa air. Opo. Panggang pag-landing, kasama talaga. Ilan taon na po kayo nagpaparagliding? I've been flying since 2011. March, almost 10 years na this month. Next month. Nako. Happy anniversary po. Matagal na rin mo pala, no? Oo, matagal. Ang labanan dito, hindi ilang years, ilang hours ka na. Ah, ganun po. Kasi meron weekend pilot, yung every weekend ka lang lilipad, every off mo, once in a month, yan lang. So yung skill level mo, hindi ka ganun di-develop.
Marami na rin pong Pilipinong nagaganto. Meron na, pero less than 100 lang tayo. Ah, konti lang ho pala. No? Yung neighboring country natin, Indonesia 6,000 pilot, Thailand more than 6,000. Ah. Kasi they supported by the government. Lahat ng mga may potential, sinusuportan ng government, the equipment, training, lahat. Kaya sila pag nagsumali sa mga world championship, kasi part na to ng Asian Games. Yung mga SEA Games, opo. Kasama. Yung Philippines, di tayo makapag, last SEA Games, di tayo makapag-host kasi wala tayong atleta. Baka kayo-kayo na lang din po, ano, kung 100. O, nag-join ako ng mga world championship, mag-isa lang kabibit yung flag ng Philippines. Hindi ako matawag na team kasi mag-isa lang eh. Oo. So, ang re-register doon, minimum 3. Minimum 3. So, adapted lang ako. Sinong ano dyan, ibang country. Isama nyo na lang ako. Kaya ho pala yan. Mahirap. Mahirap yung sport sa ano, dito sa bansa talaga natin. Wag po talaga kailangan ng support, ano? Yung support talaga. So, yun po. Shout out po. Hello kayo dyan. Try nyo. Paragliding Binangonan. Abo. And Cardona. Kasi this is between the Cardona na po. Cardona side. Flying over Laguna, Dubai. Sige po, sir. Thank you naman po. Thank na you marami. Thank you, sir. So, kesa gadit na lang ng aking dog. At sana nag-enjoy ka sa aking pagbabalik. Pero kung bago ka lang sa channel ko, mag-like and subscribe na and hit the notification bell para malaman mo kung ano ko mahilig maglaboy. And this is King Edra from Yahe ni #MotoVlog. Bye-bye!